So, isa kasing kagandahan ng slide out chassis guys na kahit ma-install nyo yung aircon nyo, yung window type aircon at ma-fix nyo yung pinakagilid niya, may isemento nyo yan, walang problema. Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So, panibagong video, panibagong tutorial at aralan naman ang aking isi-share sa inyo. So, sa video na ito guys, ay pag-uusapan natin ay about naman sa aircon. So, meron kasi nagtanong sa akin, mula ito kay Ma'am Isa Flores, sabi niya, Sir, tanong ko lang po, bumili po kasi ako ng window type aircon. Tanong ko lang po kung kailangan po ba ng technician o yung mga service center ng brand na binili ko sa pagkabit ng aking aircon. O kami na lang po, pwede po ba yon? So, shout out sa iyo, Ma'am Isa Flores. So, tanong niya dito, guys, is kahit sila na ba ang magkakabit ng kanilang mga window type aircon? 'Yun ang tinatanong niya. So, ito sa video na ito ay i-discuss ko at magbibigay na rin ako ng konting tips sa pagbili ng mga window type aircon, lalong-lalo na sa mga aircon na ating mga ini-install. So, ang una nating gagawin, guys, sa pagpili ng ating window type aircon ay hanapin natin at tanungin natin sa mga ating binibilhan ng appliances kung ano slide out chassis na tinatawag. So, isa kasi yung kagandahan ng slide out chassis guys na kahit ma-install nyo yung aircon nyo, yung window type aircon at ma-fix nyo yung pinakagilid niya, may isemento nyo yan, walang problema. O, yun ang kagandahan ng slide out chassis. So, kung hindi ka pa familiar sa slide out chassis, is ilalagay ko dito sa aking video. Ito. Ayan yung slide out chassis. So, ang kagandahan kasi ng mga slide out chassis na inyong mga window type aircon, pagka nagka-problema siya, hindi na kailangan pa na bakbakin or sirain ulit yung semento dun sa gilid nyo para mailabas yung mismong aircon or yung window type aircon nyo. So, ang gagawin na lang ng technician is hihilain na lang siya palabas para lumabas yung compressor, yung condenser at yung evaporator, lahat. So, ang mangyayari noon, maiiwan yung body niya, yung pinakayero dun sa wall. So, yun yung tinatawag na slide out chassis. So, pagbibili kayo ng window type aircon guys, tanungin nyo sa mga nagbebenta, saan ba dito yung slide out chassis? Yun yung bibilhin nyo. Dahil kahit i-fix mo yung pagka-install dun sa gilid ng inyong wall, kahit may isemento yan, walang problema. Dahil naiiwan yung kaha niya dun pagka halimbawa pinalinis mo na yung window type aircon mo at nasira. Ang gagawin ng technician guys, sihilain lang nila yan at lalabas na yung kaha ng inyong aircon. So yun yung isang tip ko sa inyo sa pagbili ng window type aircon. Hanapin nyo yung slide out chassis. No? So ulitin ko, ganito ang itsura niya, yung slide out chassis. Ilalagay ko dito. Ayan. Ayan yung ating itsura ng ating slide out chassis aircon window type. So, mapunta naman tayo ngayon sa tanong kanina ni Ma'am Isa na sabi niya, pwede po bang kami na lang po ang mag-install ng aming window type aircon? So, sa pag-window type aircon naman guys, kahit sino naman yung pwedeng mag-install yan, walang problema. Pero, kung gusto mo naman ipa-install at wala kang mahanap na magbubutas ng inyong pader, pwede naman yung mga service center or yung mga technician ng inyong aircon. So halimbawa, yung service center ng brand na binili nyo, meron naman yung nagkakabit ng mga window type aircon. So alam ko ang mga bayad ng mga ganun is nasa 800 or 500 pesos lang. So ang kagandahan kasi pagka sila yung nagkabit ng ating aircon, is kahit malaglag nila yan, may UP nila yan, pwede nilang palitan ng bago yan. So covered nila ng warranty. So pag nalaglag at nasira yung aircon nyo, papalitan nila ng bago. Pero pagka gusto nyo naman na kayo lang yung mag-install ng ating window type aircon, walang problema yon. So kahit sino naman, hahanap ka lang ng isang magbubutas or kung babae ka at wala kang mahanap na magbubutas, so yung mga karpintero. So sa pag-install naman ng ating window type aircon guys, is kailangan mo lang naman kunin yung haba at yung taas ng ating aircon. So, kailangan mo lang i-measure, kunin mo yung sukat ng inyong aircon. Pagtapos ng makuha natin ng sukat ng ating aircon, ay punta na tayo dun sa ating wall na paglalagyan natin ng ating window type aircon. So, susukatin lang din natin guys yung ating wall
no? Yung sukat ng ating aircon ay ganun lang din yung pagsusukat ng ating wall, no? So lalagyan lang natin ng mga 1 inch siguro para hindi, para sa gilid, no? Para umeksakto talaga at hindi magasgasan yung ating aircon pagka in-install na natin siya. Tapos pagka na-install na natin, guys, so kailangan na rin natin na naka-ready na rin yung breaker, no? Breaker switch ng ating aircon. So hindi kasi pwede yung ating aircon is isasaksak natin sa mga extension ng ating kuryente. So pwedeng masunog, pwedeng magkasunog yung ating aircon. At the same time, pwedeng masunog yung inyong bahay. Dapat ang inyong aircon na window type, even sa mga split type na ating aircon, may sariling breaker sana ang mga yan. Dahil malakas yung mga boltahe ng ating kuryente, lalo-lalo na sa mga aircon. So kailangan natin na mag-install ng ating breaker switch na tinatawag. Ito yung taas-baba, yung switch natin na pwede natin siyang patayin dun sa breaker na mismo para safe, no? Halimbawa, aalis ka, so pwede mo siyang ibaba yung breaker na yon. Para sa kaligtasan naman yon, para hindi iwas tayo sa sunog sa ating bahay. Tapos, pag na-install na natin yun, guys, so kung hindi pa kayo familiar sa breaker ng ating aircon, so ilalagay ko lang din dito sa aking video, ito. Ayan, ayan yung ating breaker ng ating aircon. So yan yung ating bibilhin at ipapa-install natin siya. Pag na-install na yon, may kasama na rin yun na saksakan ng ating aircon. Pagkasaksak ng ating aircon, ito yung breaker. Ito kasi yung humaharang sa ating kuryente. So hindi kasi pwedeng extension lang at kukuha tayo dun sa kabilang outlet para i-extension dun sa aircon natin. So pwedeng sumabog yung extension na yon at masunog yung inyong bahay. Kaya meron tayong breaker talaga na sarili dun sa ating aircon. So pag nakabit na natin, guys, yung ating aircon na window type, so ito tips ko lang din na dapat ang aircon na pagkabit ng inyong window type, dapat naka-slant siya ng konti. So pwedeng parang nakataas lang siya ng konting ganon, hindi naman sobrang taas, nakaganon lang siya, dahil ang purpose kasi ng ating slant ng ating aircon, yung tubig ng kanyang evaporator, so magtutubig kasi yan, guys, pag nakaganon yung ating aircon, yung tubig kasi niyan dadaloy dito at papasok sa ating kwarto or sa bahay natin. Dapat ang aircon natin, guys, naka-slant siyang ganon at yung tubig nahuhulog lang sa likod, no? So dapat mayroong pang hose nga yan, eh, na ano, napapunta dun sa baba para hindi madumian, no, yung ating wall, hindi papasok yung tubig dun sa ating kwarto. So ganun lang, guys, ito lang yung mga tip na aking i-share sa inyo. So dapat naka-slant siyang ganon yung ating aircon para yung tubig mahulog lahat dito sa likod. So ayun lang, sa isa, kung meron kang mga karpintero dyan, pwede na silang magkabit ng inyong aircon. So wala namang problema niyan kasi hindi naman makina yung gagawin ng ating karpintero, kundi yung pagbubutas at pagka-install lang ng ating window type aircon. So ayun lang, ma'am Isa, sana meron na naman kayong natutunan sa aking video. Meron pa rin kayo napulot na konting aral dito sa video na ito kung paano mag-install, ano ba yung kailangan nating bilhin na window type. Ito yung slide out chassis. So ayun, hanggang dito na lang itong video na ito. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos at tutorial pa na aking gagawin. So hanggang dito na lang itong video na ito. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. The cold nights just don't feel the same. Oh.